kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa nangyayari ngayon sa kaso ni dating Bucor Chief Gerald Bantag ay halos hati ang opinyon ng mga tao dahil sa bawat panig ay mayroong tila kapanipaniwalang eksplenasyon sa kanilang mga aligasyon. Ngayon, subukan nating pulsuhan at himayin ang bawat sinasabi ng bawat kampo at kayo na ang bahalang humusga kung sino nga ba para sa inyo ang mas kapanipaniwalang nagsasabi ng totoo. Umpisahan natin sa mga alegasyon laban kay Bantag. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla, ang nakikita nilang motibo ay ang posibleng matinding galit ni Bantag kay Cop Percy nang tinalakay nito ang tinatawag niyang Cinderella Man. Kahit hindi nagbanggit ng pangalan si Percy at nagmistulang blind item ang kanyang patutsada, ay halos alam ng lahat pati na ng DOJ na si Bantag umano ang pinariringgan nito. Ang tanong, posible bang dahil sa napikon at nagalit si Bantag ay kanya nang iniutos ang pagbira kay Cop Percy at hindi na nakapag-isip na kung siya ba'y mababalikan sa kanyang gagawing plano? Ayon sa iba, posible raw talaga na makakayang gawin ni Bantag ang pagpapatumba kay Percy Lapid dahil base umano sa record noon ni Bantag ay tila may pagkabayolente ito. 2007, nang makasuhan ng frustrated homicide si Bantag habang ito'y nanunungkulan sa BJMP dahil sa nagpaputok raw ito ng baril para lamang takutin ang tatlong lalaking nakikisilong umano sa waiting shed sa likod ng Caloocan City Jail. Nang ito naman daw ay ma-assign sa Maynila, rayot na naman ang sumalubong sa kanya dahil sa ayaw ng mga preso ang kanyang estilo ng pamamalakad. 2016, nang kinasuhan na naman ito ng homicide matapos sumambulat ang 10 preso nang sumabog ang granada sa opisina ni Bantag. Napawalang sala si Bantag sa nasabing kaso matapos siyang ma-appoint bilang hepe ng Bucor sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Nang mapalitan si Bantag ni dating Army General Gregorio Katapang, ay kaagad itong gumawa ng paggalugad sa bilibid at nakakumpiska ng libo-libong mga beers at iba pang mga kontrabando. Kanya ring nakita umano ang malawak na lupaing hinukay sa loob ng bilibid na wala raw kaukulang lisensya at eksplenasyon kung para saan ito. Unang-una may papel ba yun? Wala. Pina-investigate ko para definite yung backhoe operator kailan siya nagsimula dalhin doon. Yung backhoe operator namin, ang utos sa kanya, dalhin lang yung backhoe doon at umalis na siya at iba nag-ooperate. Iba pa yung nag-ooperate. O kasi hindi tiga Bucor. Instruction po galing sa director's quarter na dalhin ko yung bako. Kahit po may project pa po ako dito sa NBP, tapos pa nung di tapos, dadalhin ko po doon. Kahit na anong oras, dadalhin ko po doon sa DQ. Mostly po yung gabi. May mga kubol pa rin daw sa loob na pinaparintahan sa mga inmate. Siyempre, may mga preso na naman na nagbigay ng kanilang salaysay at sumang-ayon sa bagong Bucor Chief. Sa kinakaharap ngayon ni Bantag na kasong double murder, ay tanging mga PDLs lang ang hawak ng DOJ laban kay Bantag. Marami ang nagsasabi na hindi malayong tinatakot ang mga ito para idiin si Bantag. Sa maalala, sa naging kaso ni dating Senador Leila De Lima, ay may mga PDLs din na tumayong testigo laban sa kanya. Ang iba rito ay binago ang kanilang salaysay at sinabing tinakot lang daw umano sila. Ang tanong, posible rin ba itong mangyari sa kaso ni Bantag? Paano kaya kung mahuli si Jail Officer Ricardo Zulueta na siya umanong kumontak sa mga PDLs para birahin si Cop Percy at kanyang ituturo si Bantag? Sa tingin niyo ba'y malaking problema ito, kagaya noon kay Ping Lacso na itinuro ng dating kasamahan na si Cesar Mangkaw? Kung sakaling mangyari nga ang espekulasyon na yun, sa tingin ko'y hindi maganda ito para kay Bantag. Alam naman natin na kapag gigipitin si Zulueta para idiin si Bantag, ay posible nga talagang papayag ito kapalit ng kung anumang ipapangako sa kanya. Ngayon naman,
ating himayin ang mga sagot ni Bantag sa mga aligasyon laban sa kanya. Una, wala daw siyang intensyon o motibo na itumba si Ka-Percy dahil sa hindi naman raw totoo ang mga sinasabi nito laban sa kanya patungkol sa mansyon at mga nakahilerang sasakyan sa tapat ng kanyang bahay dahil hindi naman daw lahat ng yun ay pagmamay-ari niya. Sasakyan daw ang iba na yon ng Bucor. Kanong i-review ko nang i-review yung video na yon, wala naman palang kwenta. Kasi yung mga nakalagay doon ay hindi ko naman kotse nga. Yung iba kotse ko, yung iba sa Bucor, mas maraming Bucor. General naman ako. Elementary nagtatrabaho na kaming mga igurot. Wala ba kaming karapatan magkaroon ng pera? Humingi rin daw siya ng payo kay DOJ secretary ng kanyang ifinorward ang video. Pero hindi daw siya sinagot nito, kung kaya't sa iba niya na lang siyang kakilala humingi ng advice kung ano ang mas mainam niya na gagawin. Ngayon, magkasabay din na mayroon kaming group sa PNPA Class 96. Ifinorward ko rin yan. Kasama si General Sermonia sa member nun, mga governors, mga politicians, mga yusek, ng iba't ibang sangay ng gobyerno. At sinabi nila, ito Bok, ang gagawin mo, procedure, ang daming sinasabing mahahabang procedure. Patungkol naman sa sinabi ni DOJ Secretary na noong graduation daw ng mga PDLs, ay hindi umatend si Bantag dahil sa galit raw ito na kinuha na ni Ka-Percy ng video ang kanyang bahay. Sagot naman ni Bantag dito ay andun daw siya sa kanyang opisina nung magkaroon ng graduation at meron pa daw siyang mga witness na magpapatunay dito. Ako daw, reaction ko galit na galit kaya hindi na ako naka-attend sa isang event doon. Kasinungalingan niya. Witness ko doon, Asik Tsaklag. Wala akong kaalam-alam sa mga sinasabi niya. Sa aligasyon naman patungkol sa paggamit sa birador na si Escorial ay malabo raw na gagawin niya ito kung siya nga talagang nagpatumba dahil yung Escorial at yung Villamor na namatay, magkaibigan daw sila, di ba? Tauhan nung nasa witness protection na si Aguho, itong dalawa, itong sinamatay na Villamor, involved iso ito sa pagkamatay nung Tagaytay Judge. Tauhan nitong nasa PDL, nasa WPP. Sa tingin mo, kukunin ko yung mga yun para pumatay? Sa tanong naman kay Bantag kung bakit daw tila naging hari ito sa loob ng Bilibid bilang hepe ng Bucor, ay ito ang direktang sagot ni Bantag. Ako talaga, DJ ako eh. Alangan na DJ ka, wala kang control doon. Talagang kaharian ko yun dahil as DJ, ano ko yan? Area of responsibility ko at lahat ng daan doon dapat sa akin. Akin ba yun nangyayaring ganon? Kaharian ko ba yun kung wala akong control? Di ba? Gusto mo kontrolin lahat. Sa malalim at malawak na hukay naman na natagpuan sa lupain ng Bucor, ay sinagot rin ito ni Bantag. Ito pala ang purpose kung bakit sila naghukay doon. Yung hukay na yun, ako rin nagpahukay noon. Diver ako, scuba diver. Ang plano namin doon, deep swimming pool. Ang dive niya sa taas pag ganun. Ewan ko ba nung nangyaring ganun, pero hindi ka naman makapaghukay ng ganung kalalim kung hindi ka gagawa ng daan. Kaya sabi nito, katapang, gagawing tunnel. Ang layo-layo nun. Ano siya, minero para makagawa ng tunnel? Di ba? Boplax din eh. Sa pagharap ni Bantag sa lahat ng mga aligasyon na ito, ay makakaya niya kayang maipanalo ang kasong isinampa sa kanya? Ano pa kaya ang iba pang mga pwedeng mangyari sa pag-usad ng kasong ito? Sana ay kaagad na mabigyang hustisya ang pagkatodas ni Ka-Percy at managot ang totoong gumawa nito. Kahit na ano pa ngaw-ngaw ang gagawin natin ay iisa pa rin ang masusunod at magbibigay ng hatol dito. Ito ay ang husgado. Ikaw, ano sa palagay mo ang magiging hatol ng husgado sa kasong ito? Suspecha ko dyan. Eh, mga sindikato, narco politics, noon pa man yan eh.
Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.